2 weeks later, inilalagay ni Anne sa kahon ng mga gamit niya sa boarding house na tinutuluyan niya sa Sampaloc, Manila. Napag-usapan nila ni Tamara na lilipat siya sa bahay ng pamilya nito sa BF Homes sa Paranaque ng araw na yon. Sa ganong paraan, mas mabilis siyang magiging pamilyar sa negosyo nito. Makakatipid din siya dahil hindi na siya magbabayad pa ng upa. Relieved siya na aalis na siya sa masikip na boarding house na yon. Ang tanging rason kaya siya nagtitiis doon? Dahil malapit yun sa hospital na dati niyang pinapasukan. Sa Ilocos siya ipinanganak at lumaki. Sa isang university sa Manila siya nagkolehiyo. Sa Manila na rin siya nakahanap ng trabaho pagka-graduate niya. Kaya na natili siya roon sa halip na umuwi sa probinsya nila 3 years ago. Now, she was 25 years old. Maya-maya ay dumating si Tamara sa boarding house. Ang init naman dito! Komento nito pagpasok nito sa silid niya. May pasok ang tatlong roommates niya kaya wala ang mga ito roon. Huwag ka nang magreklamo. Tulungan mo na lang ako magakot ng mga gamit ko. Sure, may dala akong sasakyan. Great, hindi na natin kailangan mag-taxi. Saan mo nakuha ang sasakyang dala mo? Hiniram ko sa pinsan ko. Mabuti ka pa, may mga kamag-anak dito sa Manila. Next time, ako naman ang i-invite mo sa bahay sa Ilocos. Sure, magbakasyon tayo sa Ilocos one of these days. Buti pinayagan ka sa hospital na mag-resign, no? Marami naman silang mahanap na nurse na makakapalit ko. Kaya bakit nila ako pipigil ang umalis, diba? Bakit kay Gary hindi ka nagpapigil sa pag-alis kahit kinukulit ka kamon niya araw-araw na huwag siyang iiwan? Pagkatapos ko malaman ang dahilan kung bakit siya nagpropose na kasal sa akin, mas wala na akong kabalak-balak na makapagbalikan sa kanya. I never thought he was so unromantic. Nagpropose siya sa'yo pero hindi kanya mahal? How weird is that? Bata pa lang kasi siya, naghiwalay ng parents niya. Kaya mas pinapahalagahan niya ang family commitment kaysa sa love ngayong matanda na siya. Wala siyang nakamulatang perfect example ng ideal marriage. Ay, kawawa naman siya. Sana magbago ng pananaw niya. Yun din ang wish ko para sa kanya. Ngayong wala na ako, sana makakilala siya ng babae na mamahalin niya habang buhay. Inilabas nila ng boarding house ang mga kahon na pinaglagyan niya ng mga gamit niya. Iyan ang sasakyan ng pinsan mo? She looked at the yellow vehicle parked in front of the boarding house. Parang malaking laruan ang yun. Ang cute naman. It's a Chevrolet Camaro. Sarap ngang arbo rin eh. Pagkatapos nilagay ang lahat ng gamit niya sa Chevrolet, ay sumakay na sila roon. Pinatakbo ni Tamara ang sasakyan. Nasabi mo na ba sa pamilya mo na patitirahin mo ako sa bahay niyo? Tanong niya. Hindi pa, pero walang magiging problema roon. Mas gusto nila na may nakakasama ako sa bahay. Bakit kasi sa Paranaque ka pa rin nakatira? Bakit hindi ka sumama sa pamilya mo sa Quezon City? May kumpanya ang kuya nito na nagdi-distribute ng mga food supplement na galing sa Amerika. Umunlad ang negosyo ng kuya nito. Kaya nakabili ito ng mas malaking bahay sa Quezon City. Marami akong contact sa South. Kapag lumipat ako sa Quezon City, mahihirapan ako mag-commute para mapuntahan ang mga customers ko. Lugi pa ako sa toll fee. Alam mo naman sa South, puro expressway. Isa't kalahating oras ang lumipas bago sila nakarating sa BF Homes sa Paranaque. Ipinarada nito ang sasakyan sa harap ng bahay ng mga ito. Ipinasok nila ang mga gamit niya sa loob. Pinagmasdan niya ang mga kasangkapan. Karamihan sa mga yon gawa sa velvet, steel at salamin. Sa halip na kortina, Venetian blinds ang nakasabit sa mga bintana. Bakit feeling ko nasa kondo ako? Tanong niya. Si kuya ang may gusto ng design na to. Umarte kasi ang taste niya. Mula nang maging multi-millionaire siya. Equestrian nga ang dinedit nun ngayon. I can't even spell that word. Aling kwarto ang ipapagamit mo sa akin? Yung dating kwarto ni kuya. Binuksan nito ang pinto ng isang kwarto. Puting-puti ang silid mula sa pintura ng dingding, kama, vinyl tiles at ultimo table lamp. Para naman ako nasa laboratorio nito. Pwede ba na yung dating room na lang ng parents mo ang gamitin ko? Baka hindi masyado nakakasilaw ron. Uwi ka niya. Ginagamit na yun ang pinsan ko. Napakurap siya. Pinsan mo? May iba pa tayong makakasama rito? Yup. Yung pinsan ko na hiniraman ko ng sasakyan. Pinatira siya rito ni na mama at papa dahil nag-aalala sila sa kaligtasan ko. Last month kasi may bahay na pinasok malapit dito at pinatay ng mga magnanakaw ang matandang nakatira sa bahay na yon. Nakakatakot nga eh. Pero don't worry. Palagi lang namang nagkukulong sa kwarto ang pinsan ko. Basta, huwag ka lang maingay para hindi siya maistorbo.
Saan mo ginagawa mga beauty products na ibinebenta mo? Sa kitchen. Nagpunta sila sa kusina. May separate working area ito roon para hindi humalo ang mga gamit nito sa paggawa ng beauty products sa mga gamit sa pagluluto. Saan mo kinukuha mga product containers mo? Tanong niya. Binibili ko sa Divisoria, organic lip balm, lip gloss, mineral blusher, foundation, at loose powder ang bestseller ko. Mahirap ba gawin ang mga yon? Hindi naman, sa internet ko lang natutunan ng karamihan sa nalalaman ko sa paggawa ng makeup. Tapos, nag-experiment ako hanggang sa makabuo ako ng sarili kong formulation. Turuan mo naman ako. Bukas na ng umaga, pagod na ako. Pagmerienda na lang tayo. Naglabas ito ng spam at tasty bread. Kumuha ito ng 2 slices ng tinapay at pinalamanan niyo ng meatloaf. Ibinigay nito sa kanya yon. You call this a sandwich? Huwag ka na magreklamo. Mabuti pang malaman mo ngayon pa lang na tamad ako magluto. Wala tayong kakainin araw-araw kundi delata. Kumagat ito sa sandwich na ginawa nito para sa sarili. So, sasagutin ko na lang ang food natin, saka ako na lang magluluto. Yun na lang ang kapalit ng pagtira ko rito. Wow, ang bait ah! Ayoko lang na kumain ng delata sa umaga, tanghali, hapon at gabi. Saka namiss ko ang pagluluto sa matinong kusina. Hindi ko kasi nagagawa yun doon sa boarding house ko eh. Palaging sa karinderya ako kumakain. Huwag mo nang sagutin ang pagkain natin araw-araw. Sasabihin ko na lang kay Eric na wag na puro delata ang bilhin niya. Eric? May cousin, siya ang bumibili ng pagkain namin. Contribution daw niya yun sa pagtira niya rito. Pero dahil hindi na rin niya trip na magluto, puro mga canned goods ang binibili niya. Lalaki ang pinsan mo? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Magba-back out ka ba sa pagtira dito kung sinabi ko sa'yo na kasama ko sa bahay ay pinsan kong lalaki? Hindi naman. See? Wala rin naman palang magiging silbi sasabihin ko pa sa'yo, diba? O hindi? But is he, you know, harmless? Oo naman. Sigurado ka? Yup. Just wait till you see him and you'll believe me. Pinagmasdan ni Anang si Lid na ipinagagamit sa kanya ni Tamara mula sa araw na yon. Nakakasilaw talaga yon sa kaputian. Minabuti niyang tanggalin ang puting bedsheet at puting comforter sa kama. Ipinalit niya ang makulay na kubrekama at kumot na dating ginagamit niya sa boarding house. Much better, wika niya. Inayos niya sa silid ang iba pang gamit niya. Sumilip si Tamara sa pinto. Kasya mga gamit mo, Anne? Oo naman, mas malaki pa ang kwartong to sa kwarto na pinaghahatian namin dati ng 3 roommates ko sa boarding house eh. Kapag tapos ka na magayos ha, yung mga gamit mo, labas ka na sa sala, manood tayo ng movie. Bili nito, saka ito umalis sa pintuan. Pagkalipas ng 15 minuto, sumunod siya kay Tamara sa sala. Nakasalampak ito sa sahig kaharap ang laptop computer na nakapatong sa coffee table. Tinabihan niya ito. Ano namang panunuorin natin? Anong type mo? Pili ka na. Tinignan niya ang movie collection sa laptop nito. Itong Roman Michelle's high school reunion na lang. Nasa high school pa ako nang huli ko itong mapanood eh. Tamara played the movie. Tawa sila ng tawa habang nanonood. Nang matapos yun, humirit si Tamara na manood pa sila ng panimagong movie. Magpe-prepare muna ako ng dinner. It's almost 7 o'clock. Wika niya. Oatmeal ang lutuin mo para mabilis. Lagyan mo na maraming chocolate syrup at gatas. Nagluto nga siya ng oatmeal gaya ng request ni Tamara. Nagsalin siya nun sa 2 bowl. Tinambakan niya yon ng Hershey's chocolate syrup at powdered milk. Pagkatapos dinala niya ang bowl sa coffee table. They ate while watching The Devil Wears Prada. Nandito ba talaga ang pinsan mo? Tanong niya maya-maya. Why? Hindi pa kasi siya nagpaparamdam mula pa kanina. Don't mind him. Lalabas din siya kapag nagutom o nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Ilang taon na ba ang pinsan mo? 26. 26 na siya pero wala siyang trabaho. At sino naman nagsabi sa'yo na wala siyang trabaho? Assumption ko lang. Sabi mo kasi madalas na nagkukulong lang siya sa kwarto. May trabaho siya. In fact, yun ang dahilan kung bakit hindi siya lumalabas ng kwarto. What does he do for a living? He's a writer and an illustrator. Oh, artist pala siya, di ba? Eccentric ang artist. Hindi ko alam ng ibang artist pero ang pinsan ko, oo. May pagkaganon nga siya. Akala ko ba harmless siya? Sabi ko, eccentric si Eric. Pero hindi basket case. Hindi siya nananakit, okay? Pinili niya pagkatiwalaan si Tamara. Inalis na niya pinsan nito sa isip niya at ibinalik ang atensyon sa pinapanood nila. Nang matapos ang The Devil Wears Prada, ay The Vow naman ang pinanood nila.
Nabor yata si Tamara dahil bigla itong inantok nang nangangalahati pa lang ang pelikula. Matutulog na ako, Ann. Humihikab na wika nito. Sige, mauna ka na. Tatapusin ko lang to. Ako na ang magsha-shutdown ng laptop mo mamaya. Good night. Night. Pumasok ito sa silid nito. Lumipat siya sa sofa para mas komportable siyang makapanood. Ipinatong niya sa kandungan ng laptop. Hindi na niya masyadong ma-enjoy ang movie, pero mas pinili niyang ituloy ang panonood kaysa pumasok sa silid niya. Alam kasi niya na hindi pa rin siya makakatulog agad. Siguradong lilipad lang kung saan-saan ang isip niya. Iiwasan niyang mangyari yun dahil ayaw niya masyadong mag-isip. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng praktikal na bahagi ng isip niya na sabihin sa kanya na malaking pagkakamali ang ginawa niyang pakikipaghiwalay kay Gary at pagre-resign sa hospital. I'm jobless and loveless. But so what? Everything will be alright. Makakapag-abroad ako. Makakahanap din ako ng bagong boyfriend na magmamahal sa akin ng totoo balang araw. I know I will. I desperately hope I will. Ito na nga ba ang simula ng pagbabagong buhay ni Anne? Ano nga kaya ang totoong pagkatao ni Eric? Magiging parte kaya ito ng buhay ng dalaga?